Okay, good morning po, dyan kay Dolosig po, at andito po ako para mag-explain ang cell cycle. So, ano nga po ba ang cell cycle? Ang cell cycle po ay isang series of events na nagtitake place sa cell as it grows and multiplies, or divides pala. As it grows and divides. So, ito po, gagawa po ako ng chart para mas ma-explain po ng Merong, ang cell cycle ay na-divide sa two phases. Ito yung interphase at ang mitotic phase. Dito, ang interphase kung saan mostly na-spend ng cell ang kanyang lifetime ay nandito sa interphase. Pagkatapos ng interphase niya, merong pupunta na siya sa process ng mitotic phase. So, sa interphase, ang unang process ay yung G1 phase. Ito yung growth phase na sinasabi. Ito yung G1. Dito, most of the cell's life, dito na ginagawa yung mga organelles. Wait lang, naglaloko. Organelles at proteins sa G1. Tapos, pagkatapos ng G1, meron yung S phase o yung synthetic phase. Dito naman nagkakaroon ng DNA replication. So, yung mga 23 pairs magiging 46, ganyan. Dito, mangyayari sa synthetic phase o yung S phase. At, yung isa naman, ay yung isang growth phase. G2. Dito, matutuloy yung mga hindi natapos ng G1. Continue. At, magpre-prepare na rin siya for mitosis. At gagawa din siya ng mga micro tubules. And lastly, sa cell cycle, nandito na yung mitotic phase o yung M phase. Sa interphase, cancer cells lang, po ang hindi nag-i-spend ng lifetime niya dito sa interphase. Okay, ipakarawa na natin to. Tap lang natin. Para meron pa siyang space. Further explain po natin ang mitotic phase. Sa mitotic phase, dinidivide siya sa apat na phases. Yun yung prophase 1, metaphase, kasali pa rin siya dito ah, metaphase, anaphase, at ang telophase, or yung PMAT.
dito nag-undergo yung cell division. Sa prophase, yung mga kanan niya, itong mga strands na to, ito yung kalahati ng chromosome. Ito naman yung chroma, kineto, ang tawag dito? Basta, itubuan siya sa prophase ng mga spindle fibers. At kukonek siya dito. Yan, kukonek. Sa metaphase, papagitna na siya. Yung mga yan. Pupunta dito yung ganito. Pupunta sila sa equatorial plate ng cell. Dito na, nagkadikit na sila. Ito nga pala sa prophase, magdidikit pala sila para magiging chromosomes. Yan. Yan, mga ganda yan. Tapos, sa anaphase, dito na magkakaroon ng na nga ba yun? Separation dito sa kwan na to. Separate na siya. Kanyari, ito yung kwan. Chromosome. Separate na siya. Hihilain na ng spindle fibers. Yan. Hihilain para mag-separate. At dito naman sa telophase, dito na mag-start pag-separate. Kakaroon na sila ng nucleus dito. Magiging separate na nucleus. Katapos ng telophase, lang tayo na katapos ng telophase, mag-undergo na siya sa final stage, which is the cytokinesis. Cytokinesis, dito na magse-separate yung mga dito na mag-gun, dito na nag-duplicate yung cell. Ayan na, makikita na siya. Dito, pero dito yung simula niya eh, sa may kwan na ano to ha, mamaya malilito kayo. Ano, face to. Telophase, ito. Yan. Ito naman yung cytokinesis. Saan nag-separate na cell. Yan. Separate na sa two identical daughter cells. So, yan po ang aking explanation. Thank you po. Goodbye.